Hi guys! For today's video po, gagawa kami ng tablea or kokwa. So, nandito kami sa labas ng bahay para dito namin lutuin yung buto ng kokwa, kakao. So, ayan, niready na namin yung kawali. So, kailangan kasi mainit na mainit. So, ayan, pinapainit muna namin yung kawali. So, ang ginamit namin na kawali yung luma na nakawali kasi masisira kasi ang kawali na kapag bago pa tapos kailangan mainit. So, nasisira siya, nabubuta siya. So, itong kawali na ginamit namin is luma na siya tsaka may butas na ito. So, pwede pa siyang gamitin dito sa buto ng kakao kasi wala namang sabaw. Hindi na kailangan lagyan ng tubig. Kaya, ayos lang na yun ang gamitin namin. Saka sa labas ng bahay kami magluluto kasi sobrang init kapag nasa loob ng bahay. So, kailangan medyo mahangin-hangin din para hindi ganun kainit. So, ayan, kailangan lang talaga mainit yung kawali. So, ayan, nire-ready na. And then, ang next na gagawin, kapag mainit na po yan, ilalagay na natin yung mga buto ng kakao. So, ayan, nire-ready lang yan. Ito siya guys, ang buto ng kakao. Sa mga hindi pa nakakaalam, so ganyan ang itsura niya. So ganyan din ang kulay, may itim, may dark brown kasi binilad na yan ng ilang araw. So color lang medyo parang iba siya kung titingnan. So okay lang naman, nalinis naman yan. Binilad at saka hinugasan yan. Hinugasan tapos binilad. So niinit na ang kaka kaya ibutang na nato ang mga buto-buto sa kakao. So ayan na, ibutang na siya. Siya sa kahoy para hindi mainit, hindi masyadong mainit sa kamay. Magkaraw-karaw hang tuwad na color itong natanan ng mga kuan, liso sa kakao. So, dali naman po siya basta init na daan nga na ay kayo. So, medyo na itom na tanan ang mga liso sa kakao. So, kinahanglan ng gihapon, karaw-karawan ng gihapon. Para maluto nyo siya og taraw ng niya. Ang ganing mga kuan. Kanang panit sa liso, mga tang-tang na siya para di na mahirapan o di na magliso o tanggal sa mga kuan. Kanang panit sa liso. So, kinahanglan luto nyo siya gaayo para kusa na lang siya matanggal. Sige lang gihapon o karaw. Butang lang sa nato din sa kuan sa planggana nga gihapinan o kanang dahon sa sagi kay init ng kayo ang liso. So naa nag-aso-aso pa siya. So pagkaon po na siya and then inigihan para thank you.
So mauna ni ang liso sa kakaw, gibalhin na namo sa kanang dahon sa saging kay pabugnaon sa kadiyot. Kay init pa man kaayo ni kahuman og kuan, magtilag na, tilago na ni siya o ipakita na mo kung unsaon ng pagtilag para ma-separate ang katong na ay mga panit o liso. So, mas dali kung ingatuon lang siya. So, magtilag na ta, inganiyon ang pagtilag para dali na to makita kung naapa ba yung mga panit na habilin sa kuan din sa mga liso. So, kinahanglan man nato tanggalon ang mga kanang panit kay dili siya maayo kung ma-apil o pagaling. Murag dili manuto siya kayo mga kuan. Kay gahion man ang panit. So, maunga tanggalon dun na to ang panit. So, inganiyon lang siya para dali. Tilag lang. So, mauna ni, limpyo na ang kuan, mga liso sa kakaw. Ready na ni siya ipagaling. So, ana ah, na ay nadugmok, na apoy wala madugmok. So, pagingani humot kayo ni siya guys, sa personal. So, ipagaling na lang na namo pohon. The next step. Napagaling na namo ang liso sa kakaw, then mauna ni siya, forma-forma na namo ka ng lingin-lingin, then gipabugnaw. So, gibutang namo sa bani, kay ang bani, dili man good siya mo pilit. Kung sa plastic na to imutang, mo pilit ng tablaya, kay init man ni siya, medyo basa siya, maunga mo pilit. So, ang maayo mo nga butangan is ang bani. So, kung makita ninyo, dili siya pantay-pantay ang mga pagbilog-bilog. So, okay lang. Kay dili man po din mo ibaligya. For our own consumption lang naman siya. So, okay lang na ingana ang mga sizes. Kung mabugnaw na ni siya, mukuan na ni, mugahi na. Unya, pwede na nato himuon siyang kuan. Sikwati or pwede na tamag sampurado. So, ayos na siya. Okay na. That's it. Last year lang ito. So, ayan. May stock ako dito sa Manila. So, okay pa din siya. Mag-o one year na ito. Tapos, magbango pa din siya. So, okay talaga kapag pure cocoa or tablaya. Iba yung ano. Kasi kapag meron kasing namibili na fake na tablaya or cocoa sa palengke. So, ingat-ingat na lang sa pagbili kasi iba talaga pag pure at saka yung sa fake. So, mas maigi, alam nyo kung paano tumingin ng fake at saka hindi fake na tablaya.